Morning. Good morning. Amen. So welcome po sa ating gawain. For those of you who may not know, meron po tayong Tagalog service sa oras na 9 o'clock ng umaga. For some of you na maaaring mas preferred nyo ang Tagalog Bible o Tagalog teaching. Anyway, welcome po sa ating second service. Tuloy po tayong, oh by the way, nga pala salamat po sa mga naghanda nitong medalya po namin. At ito raw po ay pwedeng isanla. At pwede rin ba ito sa Boko Jane o hindi, no? Doon lang sa baba. Okay. Anyway, thank you sa mga nag-ready nito mga bagay na ito. At natutuwa kami sa lahat ng mga tatay po. Gusto ko lang po i-announce na day off po natin sa paglalaba at pamamlansya. Okay, praise the Lord. Anyway, Word Escapes po ang series po natin. For those of you who may not know and for those of you who do know, pinag-uusapan natin this month kung ano yung mga usual na dahilan o mga excuses ng mga tao for not getting into the Word in a deeper manner, okay? I'm talking about yung hindi lang yung pamisa-misa nagbabasa ka. I'm talking about yung talaga i-devote mo yung sarili mo in the Word of God. And I think that's not a very common practice sa mga Kristiyano for many different reasons. And we're identifying four of those reasons dito sa series na ito. So let me just review them for you. You know, common na sinasabi ng mga tao, the reason bakit hindi sila masyadong nag-get into the Word of God, hindi masyadong nag-aaral, hindi masyadong devoted sa Bible. Too busy, you know, sermon is enough, okay na yan. Can't understand, not relevant. So, hindi ko na sinama dyan yung pastor, hindi ko mabasa. So, hindi ko na-include yun, okay? Because I think nowadays, napakadaling solve yung problema na yun, okay? Anyway, so, the first Sunday in itong buwan na ito, we talked about yung unang-unang excuse, which is too busy, okay? Maraming tao nagsasabi, well, you know, Pastor, hindi mo naiintindihan yung trabaho ko or whatever. So, ang sagot ko dyan talaga is very simply ganito. You can't grow spiritually if you're too busy. It's not a question of time. It's a question of priorities. So, kung yan po ang sinasabi natin, excuse, kaya hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nag-aaral kasi busy ka, I think what you need to do is to set your priorities right. Doon ang problema natin. Amen? Kung importante sa iyo ang spiritual growth mo, gagawa ka ng paraan. In fact, I know all of you dito, pag meron kayong lakad, pag meron kainan, or whatever it is na parang, you know, in your heart is something na gusto nyo, you can be very creative, no? In manipulating your schedule. That's true, di ba? I mean, come on, right? Be honest with me. Pag sinabi na may lakad tayo sa Boracay at libre ka, you will make the time. Tama? So it's not a question of kulang ka sa time or busy ka. It's a question na hindi mo priority ang Word of God sa buhay mo. So I'm gonna tell you once again, you cannot grow. There's no other way. You cannot grow spiritually if you're too busy. Can I hear an amen doon sa bagay na yun? Okay, hindi pwede tayo too busy. Now, secondly, yung in-address natin na excuse is sermon is enough. So may mga tao, ayaw nilang mag-get into the Word of God kasi may convenience nga naman. Every Sunday, punta ka rito, you can just listen to a Bible teacher. And, you know, I thank the Lord na pumupunta kayo pag Sunday and you're listening to the Word of God under my teaching ministry. Praise God for that. Pero hindi sapat yan. And that's why my answer to that is this. Ito yung sagot ko dyan. There are enough reasons, okay, to say sermons are not enough. Ang daming benepisyo that you're missing out personally, pag hindi ka nag-aaral ng sarili mo sa Word of God, parang umaasa ka lang sa sermon, you're missing out sa napakaraming mga blessing. And I just identified, I think, 5 of them last Sunday. Okay? So let's move on from there and let's talk about the next excuse, which is, can't understand. Hindi ko maintindihan. Okay? Sinorkat ko na lang. Pero kumbaga para sila sa amin, hindi ko maunawaan, mahirap intindihin. Or something to that effect. I cannot understand the Bible. And that's related dun sa previous nating excuse, yung sermon na lang. Because I think parang magkakambal yan. If you ask people na, bakit sa sermon ka lang nagre-rely? They would say, kasi nahirapan ako intindihin. And I'll be honest with you, okay? That may really be true in many different ways, as I'm about to tell you. Some of you probably know na marami akong libro sa bahay. Okay? That I have tons of books. And maybe when I pass away, I will pass it to my children.
which I doubt kung ma-appreciate nila. But anyway, that's a different story. Let's move on. I have a lot of books. And did you know kung ano yung first book na binili ko? Just for you, okay? Trivia question. Did you know what was the first book that I bought in all my life? Sa buong talang buhay ko. First book. Wala pa akong library. Wala pa. The first book I bought. Anybody knows? Okay. Huh? Well, let me tell you. Ne, the Bible. Bible was given to me. Hindi ko binili. The first book that I actually bought, ang title niya, Bible Difficulties. Okay? At yung nag-inganyo sa akin bumili niyan, was a friend, nasabi niya sa akin, you know, bro, bilhin mo yan. Lahat ng hindi mo maintindihan sa Bible, masasagot niya ang book na yan. And to be honest with you, I bought it with such great excitement at ang resulta noon, mas lalo ako na-confuse. Okay? Kasi, yung librong Bible Difficulties was, you know, making the Bible even more difficult because as I read through it, you know, bawat problematic na passage, yung libro would come up with 2 or 3 or 4 or 5 possible, you know, explanations. And but before I could even read through it, talagang parang feeling ko, hindi ko yata kayang intindihin. So I can relate to this problem. I can really relate to this problem. Lalo na kung baguhan kayo, if you're a young Christian, and when I was a young believer, naalala ko yun because I did not know any better, I started reading my Bible from the book of Genesis. Okay? Kasi yun naman ang gagawin, right? Iisip ko, libro yun eh, right? I did not know na 66 books yun. Hindi ko alam na ang Bible is a library. Hindi ko alam na 66 books yun. Each book different from the other. Ang alam, kala ko isang buong book lang yun. So, binasa ko umpisa sa Genesis. Okay? So, okay lang sa umpisa. Ang ganda lang umpisa, first few chapters. And then, I came to the story of the patriarch, sila Abraham. And then, hindi lang isang asawa nila. And nag-multiply sila ng asawa nila. And I was getting into all those parang passages na nagpapatayan sila. You know, parang sabi ko, whoa, anong klase bang ano to? Libro ito. And then, I got to Leviticus. Okay? Sino sa inyo, pag nagbabasa kayo ng Leviticus, parang feeling nyo, wow, I'm in heaven. Wala, right? Kasi nung binabasa ko yun, in fact, lately, I've been doing my devotions, and of course, syempre, okay na sa akin mag-devotions ngayon, but my wife would overhear me, kasi ngayon, hindi na ako masyado nagbabasa, nakikinig na lang ako ng Bible, you know, because eyesight ko, hindi na gano'ng kaganda, so nakikinig ako ng Bible, and my wife would often find me doing my devotions sa kusina, and she would listen or hear yung devotions ko in Leviticus. And naman nakikinig siya, nag-eavesdrop siya, sabi niya sa akin, ano yan ito ko sa mga sisig, you know, kasi maraming mga kinakatay na animals, putol-putolin, you know, and all of that. And sabi ko, huwag ka mag-alala, mayroong spiritual value yan. Of course, nagpe-pretend lang ako. Hindi, joke lang. So, totoo lang. It takes a, you know, a harder way to study Leviticus. Hindi biro. And if you read talaga the Bible throughout, mula Genesis hanggang matapos, and I've done that several times, Genesis hanggang Revelation, and then ulit na naman ulit, I've read through it several times in my Christian life. So, sabi ko sa inyo na mayroong mga pati talaga na papapakamot ka. I mean, if you can just be honest with me right now, ilan sa inyo, every now and then, napapakamot ka when you're reading the Bible? Just be honest. Okay. Ilan sa inyo, napapakamot kayo, nalalaglag na yung book nyo. I mean, dumadami yung kamot ninyo. Okay. So, anyway, it is a challenge. So, I want to address that this morning. I want to talk about itong question na to na, o yung excuse na to na, Pastor, di ko maintindihan. Okay. And we're going to look at a small passage of Scripture. It's 2 Peter chapter 3, verse 15 and 16. And let's read through that. And I'll tell you kung ano yung topic natin, and then we'll pray. Okay? So, ito yung passage. Let's read through this, okay? Bear in mind that our Lord's patience means salvation. Just as our dear brother Paul, and that's, you know, very inspiring for me na malaman na magkakilala sila sa Peter at si Paul. Just as our dear brother Paul also wrote you with the wisdom that God gave him. He writes the same way, sabi ni Peter, in all his letters, speaking in them of these matters. His letters contain some things that are hard to understand. Whoa, okay. Which ignorant and unstable people distort as they do the other scriptures. So, Peter is not talking about Paul lang yung writings ni Paul. He's talking about the rest of the scriptures. Sabi niya, you know, people sometimes have problems with that. To their own destruction. Ganon, so sabi ni Peter, to their own destruction. So, this morning, we're going to talk about three realities about the scriptures. Tatlong realities, or we can also say katangian, or characteristics ng Bible. And I hope that that would answer yung excuse natin.
na hindi ko maintindihan. Oh, it's hard to understand. Itong tatlong reality nito, some of it will confirm yung sinasabi mo. But, you know, one at least doon sa tatlo na yan will give an encouragement. Na I hope na sana ma-overcome mo na yung ganong klaseng parang mindset mo na mahirap intindihin. My goal is that by the time na matapos tayo rito, is that hindi na kayo ma-intimidate sa Bible. Amen? I pray na, you know, huwag nyo na tingnan yung Bible na parang, whoa, pampasturbong lang yan, hindi ko mabasa yan, okay? Ordinaryong tao lang ako, di ba? Mamamayan, you know, lao kinalaman dyan, okay? So I want you to brush off that idea at gusto ko magkaroon kayo ng confidence sa sarili nyo and be able to say, yeah, you know what? I can begin this journey. And I'm not promising you na agad-agad, it will be very easy for you to understand the Bible, okay? There may be some process through it, so okay, mag-alala. But anything that's good, talaga naman may proseso yun eh, di ba? Amen? Anybody here na babae kayo, may asawa kayo, pero you remember nung kayo nagpakasal, hindi pa kayo marunong magluto? Anybody here? Wala? Lahat kayo na nagpakasal kayo, magaling na lahat kayo magluto? Sinungaling. Just kidding, okay. Well, ang magpapatotoo talaga yan yung mga lalaki, that's why merong Father's Day. Kami talaga yung, siyempre, yung guinea pig, eh, di ba? So, nung nag-aaral pa kayo magluto, pag tinatanong kami ng mga misis namin, oh, love, masarap ba? Huh? Sarap ba? Grabe. Ano to, adobo? Hindi, diduguan. So, anyway. So, kami mga asawa, we endured everything for the sake of the gospel. So, tayo lahat ay mag-pray. Nalangin tayo so that God may just teach us today. Amen? Ready ba kayo? Okay, so let's bow our heads and pray. So, Heavenly Father, we thank you for this morning. And yes, Lord, totoo yun, we struggle sometimes as we open up our Bibles, parang intimidating, we cannot understand. And so today, I pray na you would speak to us and help us para maintindihan namin yung characteristics ng Bible and the realities of the Bible so that, Lord, by knowing these things, magkaroon kami ng confidence in our hearts to just approach the Bible and not be afraid of it anymore, starting today. Salamat po, Lord, sa gagawin mo sa puso namin as you are working in us para bigyan kami ng ganong confidence at alisin lahat yung fear namin na hindi namin kayang unawain ito. Thank you, Lord. In Jesus' name, lahat po tayo magsabi ng amen dito. Amen. Yes, amen. Okay, so ano ba mga characteristics ng Bible? Ano realities ng Bible that we need to understand? Well, firstly, I think kailangan natin ilabas ito, you know, so that people can know. Some scriptures are hard to understand. Ayan, okay? So yeah, masaya ka na? Some scriptures are hard to understand. And that's what the Bible actually says. Sabi, his letters contain some things that are hard to understand. Amen? So now, okay, win na tayo. That's very easy, okay? Alam na natin, inamin na ni Pastor. Some scriptures are very hard to understand. May implication yan, okay? Because, you know, some of you maybe don't really know the history of the Bible. There was a time na ang mga tao had no access to the Bible. There was a time sa history ng sa kasaysayan ng Christianity when ordinary people like you and I, hindi tayo pwede basta magbasa ng Bible. It's only now, actually. Very late lang that people can actually go to a store, buy a Bible, or even sa download mo sa app mo, you know, read the Bible. You know, a long time ago, lalo na ng mga first few centuries ng Christianity, people did not have access to the Bible. Okay? Ang reasoning nun ay ganito. They're thinking, well, delikado yan at hindi naman nila maiintindihan yan, so huwag na natin hayaan na sila ay makabasa ng Bible. So some of the religious leaders during that time, matagal na, kept the Bible from normal people. In fact, there were even parang mga istorya, and I think that's true, na in some churches nung araw, nakakadena yung Bible. Nakakadena, as hindi mo pwedeng tanggalin. Okay? And you cannot read it because in the first place, nakatranslate siya, kung di man sa original, nakatranslate siya sa Latin. Which very few people can understand. Alam na yung mga ordinaryong tao, hindi naman sila edukado. And that's the reason why, during the first few years ng Christianity, ang basic tool para magturo ng Kristyanismo sa mga tao was through pictures and drama and arts. Okay? Kaya actually kahit na tayo ngayon, pag pumunta kayo sa mga probinsya,
Mayroong mga sinakulo, may mga ganun-ganun, di ba? Because there was a time na mga religious leaders, siyempre mga priests at mga fraile o sino man yan, they felt na hindi mo maintindihan ng mga tao, so why bother, okay? Let's just keep it to ourselves. So sila lang yung nag-aaral, yung mga religious leaders, and they kept it from the people. To? So yung mga tao, hindi. Kasi isip nila, hindi mo nila maintindihan. Now, may consequences yun. One of the consequences, of course, is that yung mga tao, because they were never really given access to the Bible itself, nagre-rely lang sila sa mga Bible teachers nila. So, therefore, ang may control talaga ng kanilang thinking about God, about themselves, etc., ay kung ano yung tinuturo ng mga religious leaders. Some of whom, hindi rin naman ginagamit ang Bible bilang basehan ng kanilang mga tinuturo. So, consequently, many people for so many centuries were all parang imprisoned by false beliefs, by superstition, by tradition, sari-sari, you know, and it was passed on from generation to generation kasi people did not read the Bible. Okay, so even now today sa Pilipinas, many people base their relationship with God sa mga haka-haka o mga kwento-kwento o mga tinuro sa kanila o whatever. They never really explored what the Bible teaches. I can go on right now sa iba't ibang mga ideas ng mga tao about God, you know, and about how it is to be saved. For example, idea ng mga tao, para ma-save ka, kailangan magpakabait ka ng gusto. Kasi pag hindi ka mabait, no, tapos mamatay ka, siyempre pupunta ka sa impyerno. And they never heard of the idea, yung sinasabi sa Bible na we are saved by grace through faith. Foreign idea yun. And for some of you, nung narinig nyo yun, na ang salvation mo ay hindi nakasalalay sa kabutihan mo, kundi nakasalalay sa kabutihan ng Diyos. You know, and in His kindness and goodness, He sends His Son to die for your sins. And all you have to do is just believe in Jesus Christ and you will be saved. And that's a revelation, right? So there are many things that na ganun ang mga maling akala, mga tao. Naalala ko, when I was not yet a believer, sari-sari mga practices ang ginagawa ng pamilya namin. Pupunta kami sa mga simbahan sa Baclaran or somewhere. Iisa-isahin namin lahat yun. Pupunasan namin kung ano man yung pupunasan. Diba? Yung mga paan ng mga statwa, halikan namin. Di namin lang ilang libo na umalik doon. So paghalik mo, para nakipag-lips-lips ka sa ilang libo mga deboto. Okay, and we were doing all those things. And I remember sa bahay namin, no, meron kaming parang statwa ni Jesus na tinatawag na the eye. Yung kahit siya ka magpunta, nakatingin sa'yo, sumusunod ka, sumusunod yung tingin na gano'n. And so takot ako noon pag sa gabi, pag lumalabas ako, feeling ko pinagmamastan ako habang nandidekwat ako ng KFC sa refrigerator. Okay, so it was those kinds of things, and there's so many today. And so yun ang naging isa sa mga implication doon. May mga tao, for example, naniniwala sa purgatorio, which is basically ang idea ng ganito. Kung ikaw namatay ka, di ka sigurado kung ikaw pupunta sa langit, malamang pumunta ka sa purgatorio. At doon sa purgatorio, medyo maghihintay ka na matagal. Pagbabayaran mo lahat ang kasalanan doon, kung marami ka kasalanan, matagal ka doon. Okay, kaya nauso yung magpapamisa. Magbabayad ka ng misa para, nauso kasi a long time ago, hindi misa ang binabayaran nila, kundi nagbibigay sila ng donasyon para mapatayo yung basilika sa Rome. Okay? So, nagtawag doon indulgence. Nabayad sila ng pera para yung mga kamag-anak nila mabawasan ng taon sa purgatorio. That's a good deal, di ba? So, pag nagpamisa ako ng ilang misa, imbis na 100 taon ka mananatili sa purgatory, 99 na lang. Oh, hallelujah! Okay? So, mag-astos yun. Para maligtas mo yung isang kamag-anak mo ng daming, you know, may kamag-anak ka na babaero, sugalero, lahat ng era. Ang dami nun, di ba? So, ilang taon siya sa purgatorio? Ang tagal, right? So, isang katerbang donasyon na kailangan mo ibigay para mabawasan yung time niya sa purgatory. Anybody here gusto pumunta sa purgatory? I hope not. Wala sa Bible yun. Okay? Unfortunately, people believe those things kasi wala nga tayong access sa Bible. And thanks be to God, parte ng history, and para tayong seminaryo dito, but let me tell you, okay? Parte ng history was that there were people who eventually had access to the Bible and they started reading it. Halimbawa, si Martin Luther, he started reading it at nakita niya, teka muna, hindi na bibili ang kaligtasan. Hindi mo na babayaran ang kaligtasan. And nung nabalitaan niya na nagbebenta ang church ng kaligtasan, he started protesting it. That's why nauso yung salitang Protestant.
Okay? He protested it. Sabi niya, hindi ganyan. Dapat ang kaligtasan libre. Okay? And of course, as the story went on, nag-aalit sa kanya yung mga prile and everything. And you know, of course, lahat ng mga naniwala kay Martin Luther, di-designate sila na anathema, which is Tagalog, ibig sabihin, sinumpa kayo. So, sinumpa sila. And that's how the Protestant movement started. Do you understand that? Okay? Sabihin mo, magkamali yata ako, atin, no? Para seminaryo yata. I'm just giving you some background on these things. Okay? May implication yan eh, sa kasaysayan ng Christianismo. Do you get me? You understand? So, that's why we are so thankful today sa mga, sa access natin sa Bible. Don't you see? Merong mga bansa na you cannot have access to the Bible right now. May mga bansa na pag may Bible ka, pwede ka makulong, pwede ka mamatay. But in the Philippines, grabe, the Bible is available everywhere. Amen ba? So, magkaroon tayo ng appreciation. In fact, for some of you, hindi nyo alam siguro, para mapunta sa atin yung English Bible, so many people gave their lives to that. Alam nyo ba yon? Nung may mga nag-translate ng Bible into English, yung Old English pa, yung King James na gano'n, yung mga nag-translate nun, pinugutan ng ulo, sinunog ng buhay. That's how you received your Bible. People died for the Bible. Wow, parang hindi kayo nag-appreciate, ha? Hirap na ako nung lumalabas ng ano ko rito, sa kakapaliwanag. Anyway, I thank the Lord na meron tayong Bible. Amen? And if you find a church na nagsasabi magbasa kayo ng Bible, you should be thankful to God. Hindi tayo dapat, ano, parang, I mean, that's a good thing. Kasi pag dumating kayo ng isang church o samahan na ayaw kayo pabasahin ng Bible, you should begin to ask questions. Ba, ano kasi yung church yan? May mga grupo ngayon, mga religious groups na nakakalam lang ng Bible, yung leaders. Okay? Yung mga followers, wala silang access sa Bible. Ang alam lang nila, yung turo ng leaders. Are you with me? Now, pag sinabi ko sa inyo na there are some things that are hard to understand, there's also a very important implication of that. Kasi meron mga tao who feel na kapag nag-aral sila ng Bible, pag nag-aral sila sa seminaryo, they somehow parang naiisip nila, they have figured out everything about God. So they walk around as if parang alam na nila lahat ang scriptures. That is a lie, and that is prideful. Walang sino bang tao can actually say na alam niya lahat ang Bible because there are some parts of it that kahit anong gawin mo, kahit nag-aaral ka na, kahit may PhD ka na, permanent head damage, okay? Or THD, total head damage, there are still parts of the Bible na kahit gano'ng katalino, you cannot understand. Amen? So it's very important. Itong truth na to. Now, there are some scriptures na hindi madaling intindihin. That is not true lang sa inyo. It's true also for me. And people like me who teach the Bible. No one should be proud na meron siyang alam sa Bible. Are you with me? So pag nakarinig kayo na paano kung umasta, parang alam niya lahat ang Bible, he's self-deceived. You don't know everything that the Bible says, because there are a lot of parts there na mystery, kahit na yung mga galing, they don't understand it. In fact, some of it siguro, pagdating mo pa sa langit, saka mo pala matatanong si Jesus, Jesus, ano ibig sabihin itong verse nito? Okay? Because there are some things na hindi maintindihan. I hope that encourages you, kasi ang Bible naman talaga, hindi naman yung parang, ako, napakadali naman palang intindihin ito. There are some parts of it na talagang mapapakamot ka. Are you with me? Sino ba sa inyo nakabasa ng Revelation? Na-enjoy niya yan? Okay, parang, wow, grabe itong Revelation. Ang dali-dali ng mga... Okay, you're not honest. If you read the book of Revelation, di ba, you'll probably be scratching your head. Hindi lang minsan ka mag-scratch your head. Baka pagdating mo ng chapter 3, wala ka ng buhok. Anyway, that's a good thing kasi biblical yon. Sabi sa Leviticus 13 verse 40, yung mga tao walang buhok is clean. Okay, anyway, let's move on. Okay, let's just, what ko ba nasingit yun? It just came to my mind, okay. Anyway, check it out, Leviticus 13 verse 40. Okay, that's the first truth. Adyan ba kayo? Okay, so eyes bow, be humble. Amen? Huwag kayong mayabang, huwag kayong pag may nagtatanong sa inyo na, ba't ganito itong verse na ito? Napakadali niyan. Wag, just be, pag hindi mo alam, pag may nagtanong sa'yo, ano ibig sabihin nito? Simple lang ang sagot, hindi ko po alam. Okay? And that's alright. Amen?
Pag sinabi niya na, ba't hindi mo alam? Sabi mo, ba't ikaw alam mo? Ba't ka nagtatanong? Okay? Hindi mo rin alam eh, right? So move on. Second truth, okay. Some scriptures can be misunderstood. Some scriptures can be misunderstood. Okay? And Peter talks about that, sabi niya. His letters contain some things that are hard to understand. And then he adds, which ignorant people and unstable people distort. Okay? Now that's very important to understand about the Bible. Kasi meron mga tao who think they know, pero posible mo kasi ma-misinterpret ang Bible, especially dahil, you know, lalo kung di mo alam ang background, hindi mo alam ang context, hindi mo alam yung culture ng araw. There are people nowadays who are parang, you know, into, yung tinatawag, for those of you hindi nyo alam, let me just give you a term na medyo nosebleed. May term kasi sa mga nag-aaral ng Bible, ang tawag ay systematic theology. So sabihin mo sa katabi mo, marinig mo yun? Alam ko na yan. Okay. Systematic theology. So what is systematic theology? Systematic theology is a human construct or system na ginagawa ng mga tao na nag-aaral ng Bible to make sense of the Bible. Kasi nga, pag binasa mo yung Bible, di mo alam kung, you know, iwa-iwalay, right? So they try to make a system out of it. Okay? And because they want to make a system, in other words, sasabihin nila, ito, dito yan, ito yan. So nilalagyan nila ng mga category, okay? Teachings about God, ito lahat yung mga verses. Teaching about the Bible, ito lahat yung mga verses. Teaching about salvation, ito lahat yung mga verses. So they categorize it, okay? Para they can make sense of it, para malaman nyo kasi. Because the Bible actually, like I said kanina, is 66 books. It is not one book, it is 66 books, okay? Which means it's a whole library yan. At hindi yan sinulat na parang nagkaroon sila ng convention, sabay-sabay sila, si Peter, si kung sino-sino, halika, sige, sulat tayo. Ano ilagay mo dyan? Lagay ko rin, it's not like that. But in a span of about 2,000 years, about 40 authors writing at different times wrote different books of the Bible. So, with that in mind, posible na hindi mo makita yung koreksyon ng bawat isa. So some people, because they're very smart, they came up with systematic theologies. Ewan ko, narinig nyo na yung mga Calvinism, Arminianism, mga ganun ka ng mga isim-isim, okay? So maybe pag kayo may mga nakakausap na parang dalubhasa, medyo intimidating kayo, ikaw, alam mo ba yung Calvinism? So ikaw naman, ano yun? Jeans ba yun? Jeans? Calvinism? Okay. Okay, anyway. Napakahirap mag-preach dito sa second service na to. So, ito ang point ko. Yung system, okay yan. Alright? But some people, they do this. Yung system becomes the deciding factor para i-interpret yung Bible rather than yung Bible becomes the deciding factor para bigyan ng sense yung system. Let me just explain. There are so many controversies ngayon in the body of Christ. Women in ministry. Spiritual gifts, speaking in tongues, okay, healing. I can go on and on, alright? Baptism of the Holy Spirit. So many things na dinidebate niyo. Why? Bakit siya dinidebate? Because the scriptures are not that clear either way. Are you listening? Now, some people in their arrogance, they come up with a system at kahit na hindi naman yun ang sinasabi ng scriptures because the system is parang makes sense to them. Kung ano man system yun, Calvinism, Arminianism. Ang gagawin nila, they will try to twist that verse to conform doon sa system nila. Amen? Are you with me? That's why ikaw, as a follower of Christ, hindi ka dapat nagde-depend lang sa mga teachers of the Bible. You have to know your own Bible. You should be like the Bereans looking at the Bible. Dito sa RLCC pa nagko-quote ng verse dito. Buksan mo yung Bible mo, tingnan mo yung context, tingnan mo. Kasi, you know, I'm not saying na ginagawa ko ito, but you need to know. Kasi kayo, pag minsan nakikinig kayo lang sa TV, di ba, may magsasalita, sabihin niya, buksan mo, basa, you know. So ikaw naman, nai-impress ka sa kanya kasi ang dami niyang alam na verses. Kasi ikaw, wala kang alam. And so he's quoting verse, here, verse there, without really telling you kung anong konteksto ng verse na yun, ba dyan kinakabit sa verse na ito, wala namang kinalaman nyo sa verse na yan. And they are distorting it because they have this agenda, yung system nila. Okay? Now, don't get me wrong. Mahalaga rin kasi yun to make sense.
One of the degrees that I completed in my theological education is the Master of Theology major in systematic theology. Hindi ko pinagmamalaki, yun lang talaga kinuha ko eh. Okay? So natapos ako ng Master of Divinity, Master of Theology, and then meron akong doctorate. So my point is this, alam ko yung systematic, but let me just tell you, it was hard for me to pass that particular degree, yung Master of Systematic Theology. Kasi yung mentors ko ay napakahusay na mga doktor. During my defense, pag-upo ko, nilabas ko yung Bible ko, at yung Bible ko ay tawag doon interlinear. Ibig sabihin ng interlinear, merong English, may original text, Hebrew o kaya Greek, tapos sa baba may English, in other words, may daya, may cheating. Okay? In other words, kasi hindi ako primera vista. When I read Hebrew or Greek, kailangan ko ng tools para maintindihan ko kung ibig sabihin. Yung dalawang doktor na humarap sa akin, in my defense, when I was taking my degree, paglapag na kanilang Bible, Hebrew lang isa ka-Greek, walang English. Okay? Para nilapag nila in such a way na makikita ko. Just to intimidate me. Okay? So, nung nakita ko na apat ganito, nung binabasa nila yung Greek, English yung salita nila. You know, for God, English yung salita nila, pero Greek yung binabasa nila. Sabi ko, lupit. Ha? Sarili ko lang yun, parang, wow. Okay? So ako kasi parang, English, Greek, oh, you know. So ako, ganun ako, managbabasa ako kasi hindi naman ako primera vista. Anyway, to make the long story short, I said something dun sa defense na yon, which parang upset them kasi hindi ayaw sa kanilang theological system. It was the issue of losing your salvation, a very, you know, controversial issue. So I stated my position, nakita ko yung mukha ng dalawang doktor na mula. Sabi nila, how can you hold to that position? I said, well, pinaliwanag ko, verse na to, verse na ganyan, blah, blah, blah. So, nakikita ko medyo nagiging tension na yung interview ko kasi medyo yung kamay nila parang nagiging kamao na. Okay? Parang they were upset kasi they have doctorates and everything at ako naman yung position ko, hindi para ako ng position nila. So, one of the things na ginawa nila sa akin as I was, you know, defending my position, they quoted a verse from the Old Testament which disagreed with my position. Sabi nila, look, Pastor Bong, what about this verse? So, tinignan ko yung verse. Inaaral ko siya, you know, in sa sarili kong interlinear in Hebrew. Okay? Inaaral ko siya. And then sabi ko, well, ayon sa verse na to, this verse disagrees with what I'm saying. This verse is correct. And what I'm saying is not correct in this verse. Sabi ko, sa passage na to, this passage shows na yung system ko is not correct. Totally. At least in this passage, sabi ko. Yung ibang passage na kinote ko, tama. Pero in this particular passage, this one disproves my position. When I said that, I passed. Because the system is not greater than the scriptures. So pag nakakita kayo, nakikinig kayo ng mga tuturo ng Bible, at sinasabi na, oh ito sinasabi niya, at dahil bakit ganun interpretation niya, is because meron na siyang system. Built in na yung system niya. Even though the verse doesn't say that, are you with me? Ikinig po ba kayo? There are some people who believe, for example, that women cannot be leaders. I mean, kahit wala tayong Bible, just say that to my wife. Tingnan natin sa kapupunta, right? But really, if we go to the Bible, yung mga kinukote the verse to prove that point, those verses don't say that. It says na dapat wives should submit to their husbands. Yes. But it doesn't say that women cannot be leaders. Sorry, hindi yun ang point ko. Pero I have to say it. Okay? I believe that women can be leaders. And should be leaders. In fact, pag may mga problema mga kababaihan dito tungkol sa mga masisela na bagay, I don't want to hear all of that. You know, like, Pastor Bong, may problema ako sa, you know, sa menstruation ko. Can you counsel me? Gimana ko dyan? You know, talk to my wife. Okay. There's so many problems that I cannot address. Anyway, my point ko is not to debate with you whether women ba should be in ministry. My point is this. Whatever system na meron ng tao, system lang niya yun. And he can easily misunderstand the scriptures. Amen ba? So therefore, aralin natin maiging Bible natin. Okay? Which leads me to the... sabi niya, as they do the other scriptures, you know? To their own destruction. Dinagdagan pa ni Peter na gano'n. In other words, it can be destructive.
Pag nag-interpret. For example, there are some people who interpret na yung the gifts of the Holy Spirit are no longer operating today. Well, that's a big loss, in my opinion. Okay? Kasi wala naman sa scripture na sabi na wala na yun eh. Right? Every time na pinapakita sa akin yung 1 Corinthians 13, I would say, well, does it say wala na yung gifts? It doesn't. Kaya sabi lang na, there will come a time na hindi na kailangan yun. But ano sasabihin ng mga tao? Kita mo, there comes a time? Yeah, kailan yung time? It doesn't say na yung time na yung ngayon. It doesn't say na yung time na yun is pag nagawa na yung Bible so wala ng gifts. Wala nakalagay dyan na ganun. If you read that, at proper interpretation of, pag dumating na si Lord, hindi na kailangan yun. Are you with me? Okay. So, buwan. Those of you who disagree with me, those things I said, okay lang yun. Walang problema yun. Huwag tayo mag-away. Amen? Amen. Right? Parang katulad ng second coming yan. Some of you believe na pag dumating si Lord, mararapture tayo. Right? Nagmamaneho ka, tapos Christian ka, dumating na si Lord, boom, mawawala ka. Okay? So kung piloto ka, yung piloto Christian, nakasakay ka sa aeroplano niyo, hindi ka Christian, bye-bye. Kakrash na yung aeroplano kasi nawala ka na eh. Okay? Well, okay. There are some scriptures na parang would indicate that. But many more scriptures doesn't say that because the scripture says that there's only one second coming. Okay? So ako, I believe na hindi ganun ang mangyayari. So anyway, I won't debate with you concerning those things. Sinasabi ko lang na merong mga scriptures hard to understand at the same time can be misinterpreted. Which leads me now to the third one. Okay, sorry. Bear in mind, okay, what did I say? Yeah, third. Okay, sorry. Third one. And this is important more than the other two. Most scriptures can be understood through careful study. Okay? Most scriptures can be understood. I say that with confidence. Kahit na hindi kayo nag-aral sa seminary. Kaya mo intindihin ang Bible. But more often than not, may konting effort involved. Okay? Now, I know, if I take a survey rito, ilan sa inyo rito nung nag-aaral kayo, masipag kayong mag-aaral? Raise up your hands. I mean, talaga naman, kita sa grades mo matataas. Okay, right? Okay, mostly women, right? Mostly female, right? Kasi mga babae, well-behaved yan. Di ba? Sa school. Pag sinabi ng teacher, quiet! Quiet yan. Okay? Pag sinabi ng teacher, quiet, yung mga lalaki, hindi quiet. Okay? Mababato ng sampalok yan, ganun si electric pan, you know, aeroplano, pagtalikod ng teacher, tapos pagharap ng teacher, okay? So, mga lalaki, okay, how many of you, not judging men, but how many of you rito, pumasa kayo sa school ng sa awa at biyaya lamang ng Diyos? Okay? Maparaan lang kayo talaga. Okay? Maparaan lang. Oh, yan. Okay. So, I think, meron dito, ang tatalas ng inyong mga mata. Yun ang pinaka-skill nyo. You have the eyes of an eagle. Okay? Kahit na nasa third row, at nasa huling row ka, no? Grabe. Parang the invincibles. Eh? Okay? Kikita mo. Okay, so some of you, ha? Pangiting-iti ka lang, pero ginagawa mo yan. Okay? So may mga paraan yan, meron sa palm, diba? Okay? Meron sa sapatos. Okay? Meron sa medyas. Okay? So, kanya-kanyang paraan niya. Okay? So, hindi ko na kayo papaaminin kasi malamang lahat kayo. Hindi, joke lang. Okay? But anyway, my point is this. Pag kayo ay tagasunod ng ni Kristo, wala nang excuse not to study the Word of God. Kahit tamad ka noon, you have to overcome that. Amen? And please don't tell me na para ang hirap eh. Like I said kanina, mahalagang bagay sa buhay, may hirap na kasama yan. Right? Gusto mo mag-reduce. Gusto mo pumayat. Ano gagawin mo? Alam mo, gusto kong pumayat. Mangangarap nga ako para pumayat. Hindi, may effort yan. Amen?
Nakita ko yung mga nagpo-post na nagpapapayat, di ba? Parang before, after, okay? So nakikita mo na nagpapakapagod sila, nagbo-boxing sila, nagbabarbell sila, di ba? Tapos talaga yung pagkain nila, pinipicture na pa nila para patunayan na sila yung nagda-diet. Pero ang totoo nun, talagang kinakain nila sa kabilang lamesa. Okay? Anyway. So, ito sabi sa Word of God. Okay, let me just read that to you. Bear in mind that our Lord's patience means salvation. Now that's a very important truth. Ibig sabihin, concerned si Lord sa iyo. He wants to save you. Okay? He wants everybody to come to the knowledge of God. Wala siyang, hindi siya namimili. I know there are some people who teach that na parang, okay, ikaw, save ka. Ikaw, hindi ko gusto mukha mo, hindi ka save. Okay, ikaw, save ka. Ikaw, pangit ka, hindi ka save. Okay, you know, there are people who actually teach that, na namimili si Lord. But the Bible says, hindi. Even those people na matigas ang ulo, patient si Lord sa kanila so that they may be saved. And what does that mean sa Bible reading natin? It means, gusto ni Lord, maintindihan mo yung Bible. Are you with me? Kasi paano mo ka pa nililigtas kung di mo naiintindihan yung Word of God? So He wants you to understand. And they sabi, just as our dear brother Paul also wrote you with the wisdom that God gave him. So sinasabi ni Peter na, andun sa Bible, andun ang susi, para maintindihan mo ang kaligtasan, maintindihan mo ang buhay, maintindihan mo ang relationships, maintindihan mo yung tamang ambition, para maintindihan mo kung paano mamuhay, andun sa Bible. The wisdom of God. So sa tingin mo, ipagkakait na sa iyo yan? No. Hindi niya gusto ipagkait sa iyo yan. Meron may konting effort, right? Medyo konting magdidig ka ng konti. Hindi pwede parang, Lord, kung gusto mo ako magkaroon ng karunungan ng Diyos, ibigay mo sa akin yan habang nanonood ako ng Showtime. It takes effort. Amen? Imagine mo, papatingin ka sa doktor. Sabi mo, Dok, may sakit ako eh. Pero bago mo akong gamutin, pwede ba akong magtanong, ano pinag-aralan mo? Sabi ng doktor, nag-seminar ako minsan, saka YouTube, konting ano, nagbasa ako ng pamphlet ng konti tungkol sa human anatomy, at palagay ko naman kaya kitang operahan. Siguro mabilis ka pa sa alas 4, wala ka na rin sa clinic. In the same way, yung buhay natin is so important for us to rely on human wisdom. We need the wisdom of God. Tama ba? Okay. He writes the same way in all his letters, speaking of them, in them of these matters. Now, this is an important clue sa inyo pag nag-aaral kayo ng Bible. Because what this verse is saying, na ang Bible, bagamat iba-iba ang nagsulat, doesn't mean na walang kinalaman sa isa't isa. So it's good for you na pag pinag-aaralan kayo, halimbawa, pinag-aaralan yung love, you can now begin to look at what the scriptures say all throughout about that subject. Kasi makikita mo may relationship yan. Yung nga lang, kailangan mo siya medyo konti, ungkati ng konti, aralin ng konti. Alright? And so that may require some effort. Hindi pwede merong isang verse at sinabi mo, oh, ito naman pala. Narinig nyo ba yung Bible cutting? May gumagawa ba niya din? Alam niyo Bible cutting? Bible cutting, ito eh, pag medyo nalilito ka, parang, Lord, please guide me, anong gagawin ko? Tapos ginagawin mo yung Bible, Lord, show me the way. Tapos titigil mo yung Bible, di ba? Di ba? Pagbasa mo, and Jesus hanged himself, Judas hanged himself. Okay? Lord, ayoko magpakamatay, so ganun ka. Lord, do it quickly. That's not the way to study your Bible. You study it systematically sa tamang paraan. Amen? Naintindihan niyo po ba yan, mga kapatid? Okay. Let me just summarize what I'm saying. The Bible can be understood if you study it as you should. Amen? The Bible can be understood. And I'm sorry kung tamad ka, I don't know, hindi kita matutulungan. But if you're willing, kaya mo intindihin yan. May effort lang na involved. Amen po ba? Amen. At huwag lang kayo nagre-rely sa mga tagtuturo ng Bible, like me, or sa TV, or sa Facebook. Okay naman makinig dyan, basta be able to open up your Bibles and say,
Let me sing ako, ganun nga talaga yung sinasabi. And I'm proud of RLCC because one time, I invited a preacher dito. Wala ako. I invited the preacher. At pagkatapos noon, I met with him later on. Sabi ko, oh, kamusta yung preaching mo? Sabi niya, Pastor, huwag muna ako i-invite sa RLCC. Sabi ko, bakit? Eh, by nung tumayo ako, at sinabi ko na, let's read our scriptures. Lahat ng members sa RLCC, nagbuklatan lahat ng Bible nila, na-intimidate ako. Sabi ko, well, that's good. Hallelujah. Praise the Lord. Amen? Sana ganyan po tayo. Hindi yung nakikinig lang tayo habang nagtuturo yung mga nagtuturo dito. Kaya sa television, diba, nakananaka lang doon. Ang galing niya, ang dami niyang alam na verse. Study it. Get into it. Amen? So ito yung ginawa ko para sa inyo. You go to the RLCC Messenger and you type Know the Bible. Tapos, choose the buttons. May buttons doon sa baba eh. Hindi nyo kasi pinapansin. Try nyo pindutin, hindi na kamamatay. Because I worked hard to make sure na nandun yung tools accessible sa inyo. Just press it. Okay? Nakalagay dyan, daily verse, Bible study tips, the dig method, tinuturo ko paano mag-Bible study ng maayos, you know. And marami pa yan sa kanan, marami pa yan. So in other words, I'm helping you. Ngayon, kung ayaw mo buksan yan, pag nag-notify yung messenger mo, lumalabas na ganun, hindi mo pinapansin, tinatanggal mo agad sa cellphone mo, I cannot help you. Because I'm trying to help you. Because gusto ko lahat tayo rito is into the Word of God para walang manlilin lang sa inyo. Hindi kayo maluloko sa television o sa Facebook or anywhere else. Alam nyo kasi yung Word of God sa sarili nyo. And by the way, those of you na gusto mag-serve kay Lord, walang ibang way except getting into the Word of God. Alright? Hindi nakukuha yan sa title. Hindi yan nakukuha na, oh, pastor ako. Yeah, do you know the Word of God? Eh, pastor ako. I don't care kung anong title mo. Do you know the Word of God? Kasi yan ang qualification ng pwede maging pastor sa RLCC. You've got to know the Word of God. Amen? Did you learn something today? Natuwa ba kayo na nakatin kayo ng seminary class? Yes. Let's all stand up. Okay.